Welcome to our channel. My name is Geraldine. Hi everyone, I'm Chester. Hello, I'm Kalik. Hi, I'm Cheska. Hi, I'm Carlos. Hi, I'm GJ. Hi, and we are Centeno Kamba! Huwag kalimutang i-off at i-unplug ang humidifier. Ihanda ang mga gagamitin tulad ng gloves, suka, at bleach. Simulan na natin sa pagtanggal ng oil essential cap at linisin ito ng tissue. At itabi lang siya. Tanggalin naman ang water tank. Itapon ang laman na tubig. Itabi lang siya. Ngayon naman ay tatanggalin ang mist chimney ng dahan-dahan. Okay? Itabi din siya. Ngayon, tanggalin ang water reservoir. Nakikita nyo yung dumi? Yan yung nabuo, namuo ng isang linggo. Okay? So, ibalik siya. Pati na rin ang mist chimney. Ngayon, sisimula na natin ang paglilinis sa kanya sa pamamagitan ng suka. Okay? So, kailangan lang natin ng 2 cup. Kaya may measuring cup ako. Kami. So, 2 lang siya. Kasi hindi naman siya kakasya kung susobra sa 2. So, 2 cup lang ng vinegar. Okay? Hayaan lang siya. Hayaan lamang siya ng 20 minutes para manuot siya hanggang doon sa may mist chimney. Pagkatapos naman ng 20 minutes, tanggalin ngayon ang mist chimney. Okay? Tanggalin siya ngayon. Pati ang cover. Itabi lang. Ngayon, kumuha ng brush na di ginagamit at isausaw sa suka. At dahan-dahan lamang, bahagya. Kumbaga, gentle lang ang pag-brush. Brushin lang siya ng maigi. Pero, yung may pag-iingat. Okay? Yung ilalim niya kasi. Nanuot kasi dyan, di ba, yung suka. Okay? So, kailangan matanggal yung mga langis-langis. Kaya ang suka, siya ang naglilinis ng mga natitirang mga langis-langis. So, kailangan mo rin siyang brushin. Tapos, kumuha ng paper towel. Ganun din, isausaw din siya sa suka. Ngayon, ibalot siya. Ibalot siya dun sa ilalim ng mist chimney. Yan. Ibalot siya dyan. Hayaan lamang siya ng mga 30 minutes. 30 minutes hayaan siya ng ganyan. Para talagang matanggal yung mga nanunuot na langis. Ngayon, ang gagawin ay tanggalin ang suka sa water reservoir. Ngayon, kaya kailangan na nasa gripo talaga. Kasi ngayon, yan ang tatanggalin na ngayon ang amoy ng suka. So, dapat maayos ang pagbanlaw sa kanya nung wala ka ng maamoy na suka. So, yun ang kagandahan pag nasa gripo. Pag nasa malapit ng gripo. Running water talaga. Kasi yun ang magtatanggal eh. Okay? Ibalik ang water reservoir. After 30 minutes, pwede na ngayong tanggalin ang paper towel. Natanggalin siya. Ngayon, dapat naka-gloves na. Kasi, yun yung part na maglalagay tayo ngayon ng bleach. So, yung paper towel, dapat punasan mo rin yung ilalim habang ano. Okay? So, ngayon, itabi lang muna natin siya.
at ang water tank. Maglalagay ngayon tayo ng tubig. Lagyan natin ng tubig hanggang kalahati. Okay? Kasi dyan tayo maglalagay ng bleach. So, lagyan siya ng tubig hanggang kalahati. Okay? Tapos, kumuha ng pwede na ang kutsara na hindi ginagamit yan. Yung kutsara yan na disposable. So, konti lang na bleach. Ilagay mo ngayon siya sa may tubig. Okay? Ngayon, pagkatapos naman ay kailangan isarado siya ng tubig. Dapat nakalak talaga siya. Kasi ang gagawin kasi dyan ay alugin. Okay? Alugin siya. Yan yung pag-disinfect. Okay? So, kung naalug na siya, ang gagawin naman ngayon ay ibalik ang takip. Balik siya. Okay, ibalik ngayon ang Miss Chimney. Okay. And then, yung water tank na may tubig at bleach, ibalik din siya para manuot siya. Manunuot uli yung water na yan na may bleach. Okay, so hintayin lang siya. Hayaan lang ng 20 or 30 minutes. Okay, after 20 minutes, tatanggalin ngayon ang tubig na may bleach. Ganun pa rin. So, para matanggal ang amoy ng bleach, ang gagawin ay lagyan ng tubig. So, dapat ang pag-alog ay maayos din. Aayusin ang pag-alog para talagang mawala yung amoy ng bleach. Okay? Ayusin lang. Okay? Siyempre, pagkatapos, itatapon siyempre ang tubig na may bleach. Okay? Tabi lang siya. Ngayon, ang Miss Chimney naman ang ating tatanggalin. Siyempre, pati ang cover. Okay? Tabi lang din siya. Tapos, ang water reservoir na may tubig at bleach, siyempre, tatanggalin mo rin siya. Ganun din ang gagawin. Linising maigi sa running water. So, dapat matanggal ang amoy ng bleach. So, ganyan lang ang gagawin. Maayos lang. Maayos na pagbanlaw. Okay, ibalik ngayon siya. Ibalik lang siya. Okay. Ang Miss Chimney, takpan na. Ilagay yung takip. Okay. Ibalik na ngayon siya. Ang Miss Chimney. Ngayon, ang ginagawa namin, nilalagyan namin siya ng tubig. Para kung gagamitin na, alug-alugin uli namin. Para talagang mawala talaga yung natitirang amoy ng bleach kung meron man. So yan, nilalagyan na namin ng tubig. Para pag gagamitin na namin mamaya, aalugin lang. Okay? Aalugin lang tapos lagyan uli ng tubig. Ganun ang ginagawa namin. Para talagang mawala yung amoy ng bleach. Okay? Ganito ang paglilinis namin ng humidifier namin. Okay? Disclaimer lang, paraan po namin ito ha. Ito lang yung paraan namin na nakita namin dun sa brand ng humidifier namin, yung direction. Okay? So, ganyan ang way namin ng paglilinis. Thank you!